Hello mga kadiskarte, magandang araw po sa inyo. So sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng isang refrigeration system. So lahat ng mga major components tulad ng compressor, condenser, evaporator, expansion valve is lahat yun mga kadiskarte, i-coconnect natin sa isa't isa para makabuo tayo ng isang system. So sa pag-assemble is kailangan natin ng compressor, kailangan natin ng condenser, yan po ang ating gagamitin condenser, ng filter dryer, kailangan natin yan, ito yung kanyang capillary tube or expansion valve, at yung kanyang evaporator. Yan, so ang first step mga diskarte is i-coconnect natin yung inlet ng condenser dun sa discharge line ng ating compressor. So, i-brace natin mga kadiskarte. Kapit lang tayong mapgas at saka silver rod. So, sa pag-brace nga pala mga kadiskarte, make sure lang na walang leak or nahinang ng maayon para hindi magkaroon ng leak yung system. Kasi pag nangyari yun, dun tayo magkakaroon ng problema. Kahit malit lang na leak yun mga kadiskarte, doon lalabas yung freon na ikakarga natin sa isang system. And so yung next is i-coconnect naman natin yung filter dryer doon sa outlet ng ating condenser. Kapag pala mag-brace tayo mga diskarte ng steel to copper is kailangan natin gumamit ng flux kasi hindi natin mapapakapit yan kung hindi tayo gagamit ng flux. Yan, make sure lang na brace ng maayos mga kadiskarte, walang leak. Okay, so yung third step is i-coconnect naman natin ngayon yung kanyang capillary tube from filter dryer papasok doon sa inlet ng evaporator. So yan po yung ating capillary. Brace natin siya mga kadiskarte. So ayan mga diskarte, yung capillary tube i-coconnect naman natin dun sa inlet ng evaporator. So ayan po yung inlet ng evaporator. Yun, so na-i-connect na natin mga kadiskarte. Yan po yung ating burnace. Papasok yung refrigerant dyan. Papasok dito sa kanyang evaporator. So, yan po yung ating evaporator mga kadiskarte. Okay, so yung last mga kadiskarte is kukonnect naman natin yung kanyang suction line. O yan, yung tubong yan. Papasok dun sa inlet naman ng compressor or yung suction line ng compressor. So ayan po. Brace natin ulit. Sa ilalim mga kadiskarte para makasigurado tayo na walang leak, hindi tayo magkaproblema sa leak. Yan. Yan, so after nating ma-assemble yung mga components na yon is i-vacuum naman natin ngayon yung system para matanggal yung mga impurities tulad ng moisture na pwede mag-contaminate sa system.
pagka kasi may moisture sa loob ng isang system, makadiskarte is naapektuhan yung performance ng paglamig. So yan, babacuum natin siya. Ang gamit ko nga pala makadiskarte is yung compressor ng air conditioner. So pwede naman yan makadiskarte kung wala pa tayong sariling vacuum pump. Yan. So paanda rin natin makadiskarte. Pansinin nyo po yung pointer ng ating gauge. Yan. Paabutin natin yan hanggang 29 PSIG. So, 15 to 30 minutes makadiskarte yung pag-vacuum, depende sa size po ng system. Para makasigurado tayo na walang moisture na naiwan. So after natin ma-vacuum, ma-discarte, lalagyan natin ang initial charge na 30 hanggang 60 PSI. Para makapag-leak test po tayo. Che-check natin kung may leak yung system. Yan, so kakargaan natin. So sa pag-leak test, makadiskarte is gamit lang tayo ng sponge na may sabon, may bula. Ma-check natin yung ating mga pinaghinangan. Kung meron bang parang bumubula doon, makadiskarte, na sinyales na nagkaroon ng leak. Yan. Check natin makadiskarte doon sa mga part na ating hininang. Pati dito mga diskarte parang wala rin. Yan. Okay, so pagka walang leak na nakita mga diskarte, i-spanda rin natin yung system. Usually ang nilalagay ko kasi sa mga refrigerator is 8 to 10 PSI lang. Yun po yung nasa book. Depende pa rin mga diskarte sa amperage ng compressor. Mag-dis din po tayo doon. So after natin makargaan yung system makadiskarte is mapapansin po natin na meron ng ice build up dito sa kanyang inlet ng evaporator. Yan, meron ng ice dyan na namuo makadiskarte. Yan po yan o. So this na-assemble natin yung ating system. So ulitin ko lang po, from compressor, ito po yung kanyang discharge line, papasok po yan yung refrigerant, papunta po sa condenser. So ayan po yung condenser, yan yung refrigerant, lalabas po dito sa outlet ng condenser, papasok naman siya ngayon dito sa filter dryer. So pagkatapos mo ng filter dryer, yung refrigerant papasok sa capillary tube, dito sa inlet ng evaporator through capillary tube. Yan, ikot po yan. So yung refrigerant pasok naman ngayon dito sa evaporator. So pagkatapos po nyan, yung refrigerant dadaan po siya dun sa accumulator. So yun po yung kanyang accumulator. So pagkatapos po nyan, dadaan po yung refrigerant ulit dito sa kanyang suction line. So ito po yung kanyang suction line. Okay. Yan, babalik po yan. Papasok po dito sa inlet ng suction line ng compressor. So, napakasimple lang po.
Tira mo ako ganong kahirapan ng mag-repair ng refrigerator, lalo na kung alam mo po yung mga apat na pangunahing components ng isang system. So, yun po yung unit natin. So, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay meron tayong kunting natutunan sa topic number 1 sa video ng ito. Maraming salamat po.